Grabe, ang laki ng wave maker natin, oh. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Drip X Nami version 2, meron ka na ba o kapapahuli? Drip products, let's go! Add to cart ni Drip Checkout na yan. Hey guys, kami ngayon ng mga control valve dun sa aming drip water system. So, minsan kasi, nasisira yung mga ganito. Ginagawa namin sa nasisira, pinapalitan lang namin ng bago. Tulad nito, kaka-install lang namin. So, ang ginagawa lang namin, itong control valve na ganito ay nilalagyan namin ng glue gun, tapos tinutusok namin dun sa aming water system para mas madaling mag-water change dito sa Drip by Vinci. Now naman, bumili ako ng wave maker dito. Ito yung ilalagay natin dun sa ating 100 gallon tank. 10 watts to, tapos 7,500 liters per hour. Ligay na natin dun sa ating 100 gallon. Ganito pala yung itsura ng wave maker. Sobrang solid niyan. Laki pala. Ayan, feeling ko talaga mag-wave ng ating mga jungle valve. Kakatapos lang namin ng maintenance dito sa aming 100 gallon tank and na-install ko na din yung ating wave maker. Nilinis na rin namin itong aming overhead sump. Grabe, sobrang nakakapagod maglinis nito kasi sobrang dumi talaga niya. Ito na yung ating wave maker. Medyo cloudy pa yung tubig kasi nabulabog ng wave maker yung mga dumi dun sa jungle valve area. If you would notice, yung mga jungle valve natin ay medyo luminis-linis na. Wala na yung mga alikabok na nakadikit sa kanila dahil nga dito yon sa wave maker. Meron pala ako naisip na tip para sa mga overhead sump. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naisip to, pero meron ako ditong isang net na super duper fine. Ginagamit ito pang sala ng mga BBS eggs. And naisip kong itapat siya dun sa submersible pump ko para salain niya yung mga initial dumi, yung mga medyo malalaki, para pagbagsak ng tubig dun sa ating overhead sump ay hindi na ganun kadumi. Feeling ko magiging malaking tulong sa akin to. So if meron kayong alam na bibila ng mga ganito, yung mura lang kasi ito kasi sobrang mahal niya, 515 dalawang piraso. Please let me know, DM nyo ako. Kasi kailangan ko talaga. Siguro mga tatlo pa yung kailangan ko nito. Dito ang ating mga isda. Ayan, naninibago sila dun sa wave. Pero so far, so good naman. Ang wave maker naman natin ay naka-on lang from 5:45 PM hanggang alas 12 ng gabi. Pagkatapos nun ay mamatay na yung ilaw ng ating 100 gallon tank. Automatic na yon. Plus yung wave maker ay mamamatay din. So kung sa mga nag-iisip na kung makakapagpahinga ba yung mga isda, yes po, makakapagpahinga po sila. Huwag po kayo mag-alala dahil limited time lang po ang power ng ating wave maker. Para naman dun sa mga hindi nakakaalam kung bakit limited time lang, naka-smart plug po tayo sa ating mga ilaw and sa ating mga wave maker. So automatic po yan na mamatay. Gusto ko pa sana mag-add ng jungle valve kaso maliliit pa yung mga jungle valve natin dito sa ating pond. Kung meron pa kayong mga suggestions kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa Drip by Vinci, let me know in the comment section. Abangan ko yan.